MPL Defonso. Hi, my name is Samantha Nalasco and I'm going to be a Mondoñero. My name is Jade Hentapa. Hi, I'm Trishagil Tubot. Hi, I'm Gil Pascual. I'm Coach Jerry Yee, head coach of the Farm Fresh Foxy. After nung second championship, Brother Felipe introduced us to yung owner ng Farm Fresh. And parang he mentioned na meron siyang planong magtayo ng team. So wala pa namang solid plans din. And then, ayun na, nagkatuloy-tuloy na lang. Last minute, nabuo na lang. Right now, ito yung gusto natin. From collegiate, dumiretso ng pro. And then merong synergy, merong tulungan. And everything falling into place. Parang happy kami na nakuha namin yung mga gusto namin makuha sa team. Si Coach Jerry, matututo ka talaga sa kanya na mag-isip maglaro. Tahimik lang po siya eh. Manonood lang siya kapag nakita niya talaga may manig na ganun. Tsaka dun ka pa lang niya kakausapin para makorek. Coach Jerry, sobrang solid. Okay na okay. Yes! Yung bawat isa sa amin, makikita mo talaga na nag-e-effort sila para lang mapanalo yung games. Talagang nag-work hard yung bawat isa sa amin para makuha yung championship lagi. Sa NC, medyo may mga advantages kami doon. Matangkad kami, malaki yung team. Pagdating po kasi sa PVL, kalaban po namin is veterans. May mga, alam niyo ba, yung sanay na po sila sa una, crowd, pressure. Kami po, nagbubuo pa lang kami ng team. Definitely, ang dami namin natututunan. Ang dami namin nababasa, natututunan bago, and then I experience, no? Not only with other teams or players, also with the crowd. So, malaking bagay, and malaking tulong sa amin. Si Michael kasi, sobrang ganda ng mindset ni Micah eh. After nung nangyari sa kanya, talagang makikita mo sa kanya na desidindong bumalik agad. So, parang 1 week after nung incident, nagpa-surgery na agad, nag-operation agad siya. And then, after wala pang ilang buwan, parang balik na agad siya sa strengthening. Hopefully, nitong third conference, umabot siya. Pero for us, talaga, ang target namin is makapag-final NCAA tournament pa siya. So far, sabi ng doctors, sabi ng PT, good naman yung progress niya. On track naman. Ako parang try lang sa school namin. And then, uso kasi dun yung mga unit meet, provincial meet, ganon. And nakita ko nung teacher sa school namin na parang marunong daw ako makunong bola. Sabi ng mom ko, sama ka pa sa ganyan, di ka na ba naglaro? So ako, finish ko yung self ko na maglaro din ng volleyball. And isa ring factor yung volleyball player yung mom ko. Grade 9 na ako, dun ako nag-start mag-try kasi parang gusto ko naman mabago yung routine ko ba sa school. Spiker talaga ako nung na-meet ko si Coach Jerry sa palaro way back 2018. And then parang one time nag-set ako kasi yung setter namin yung nag-touch ng ball. So ako na yung kumuha. And then after the game, tinawag niya ako, tinanong niya ako, setter ka ba? So sabi ko, hindi po ako setter coach. Pero in-ask niya ako kung gusto ko daw mag-aral ng Manila. And then parang after 1 week pa lang, pumunta na ako sa kanya, sa Hope Christian High School. Sa KMS, nag-training po doon sila ate. Yun, baka doon po nakita ni Coach Jerry yung potential ko. Hindi kayat nila ako na mag-binil. Grinab ko na po yung opportunity na yun. Si Zam, bata na chismosa. Ayun, sabi nga, Marites. Totoo yun. Kahit pa tayo, sobrang tapang niya ding maglaro. I think she's gonna make a name for herself. Si Chloan, leader siya. Super taas po ng patience niya. Pero alam ko naman natin na try niya yung best niya for us na mag-improve din. So sobrang sarap po sa feeling na nakikita mo yung kasama mo na
nag-work hard, nag-double time para magka-connection kayong dalawa. Sabi ko nga sa kanya, kasi nagsasorry siya sa akin last games eh. So sabi ko sa kanya, alam mo, hindi mo kailangan mag-sorry sa akin kasi isang karangalan na masitan kita. Sabi ko ganun. Kasi isa siya sa mga iniidolo sa UAAP. Sometimes, not sometimes, all the time, every day, may times na mag-space out ako, parang iniisip ko, wow, pinagdaanan ko ba talaga lahat ng yun? Parang ano pa ba pwede ko mapagdaanan? Nagka-cancer ako, na yung wala bashing, tapos may isa pang personal incident na from, parang daming, parang iniisip ko kawawa na ako. The pressure din ako sa sasabihin ng mga tao. Kasi may mga naririnig na rin ako ng high school pero hindi pa ganun kagabi. So, feeling ko pagdating ko ng college, mas malaki yung media, mas maraming camera, baka hindi ko kayanin yung sasabihin ng tao. So, nag-decide na rin ako na umalis. Nag-quit talaga ako. Then, hindi pa rin sa pinagdanan ng volleyball. Sabi ko, ayoko na mag-volleyball. Pero parang at this point, naisip ko na nandito ako for a reason na binigay sa akin ni Lord yung mga struggles sa'yo kasi alam niyo malalampasan ko. Humingi ko ng sign kay God na if para sa akin yung paglalaro, ibigay na lang sa akin. If hindi, tanggalin yung pintong bumukas na yun. Parang naging honest na lang din ako sa iyo na sabi ko hindi ko kaya yan. Hindi ko siya kaya iwanan kasi yun yung nagiging outlet ko eh. Kapag may pinagdadaanan. Pero nung pag-uwi ko, ang mga friends ko aya-aya ng volleyball. Hanggang sa kinontak ako ng manager sa Adamson, parang yun yung nagbablank ng isip ko na ito yung focus ko. Dito ako nag-enjoy, dito masaya. Kahit mahirap, pero parang mas gustoin ko yung hirap dito. Bago pa lang ako mag-exit sa UAP, which is season 85, ramdam ko na yung pagmamahal ng mga tao sa akin, yung support nila. Kaya alam ko pagdating ko sa PVL, andun pa rin sila nakasupport. Alam ko kung sino ako, alam ng mga kasama ko kung sino ako. Yun naman yung mas importante. In this new path of mine, parang inaano ko, parang gusto ko na lang ipakita na I really just wanna start fresh. I'm Pia and I'm a fighter, I'm a survivor, and as long as I got my family, as long as I got my circle, my close circle, I'm gonna be fine and nothing's gonna change that. Yeah. Less than a month and everything falling into place. Parang happy kami na nakuha namin yung mga gusto namin makuha sa team. Iniisip na lang namin na madami pang games na darating. So may chance pa kami bumawi sa mga games na yon. Hindi talaga umali sa amin yung ayan, may kinakabahan pa and whatsoever. So ayun, ano naman eh, there's a room for error naman eh and mistakes. So ayun, babawi lang kami, maglalaro lang kami ng maayos and tatrabaho lang. Kasi at least, na-try po namin yung ganito na kalaban namin mga veterans. Para pagdating po ng main league namin, alam na po namin kung ano po yung gagawin namin. Hindi na po pwede yung paulit-ulit, syempre. May mga experience na kami. Sana, hopefully, pag natapos namin tong league na to, maging learning lesson yung mga experiences namin dito sa PVL. Yung best way to learn naman talaga is yung experience. Hi everyone, Pia here. Come and support the Farm Fresh Foxies in the PVL conference and we hope to see you guys there and God bless. Please, pagtanaw mo sa PVL conference o suportahi amo ang team na Farm Fresh. Salamat! Bye!